Ito ba yung sinasabi mong trabaho, Alexa? Nagtataka at hindi ko makapaniwalang tanong. Ano naman sa'yo, Clarkson, kung eto nga? Kailangan ko ng pera. Hindi ka ba nakakaintindi? Inirapan niya ako at tinalikuran. Nag-serve siya sa kabilang table at in-entertain ng mga matatandang lalaki ron. Mahina akong napamura sa sitwasyon. Nang makita ko ang pangbabastos sa kanya ng isa, hindi na ako nakapagtimpi pa. Tumayo na ako at kinuwelyuhan ng matanda. Isang suntok ay tumumba agad ito sa sahig. Nagsigawan ng mga nakakita at akmang susugurin din ako ng mga kasamahan nito nang dumating ang manager. Anong kaguluhan to? Sigaw nito sa galit na tono. Humarang si Alexa sa harapan ko pagkatapos ay nagsalita. Pasensya na po. Ako na pong bahala sa kaibigan ko. Mabilis niya akong hinila papaalis doon. Ipinunta sa isang sulok kung saan walang mga tao. Ano bang problema mo? Irritabling sigaw ni Alexa. I know this is frustrating for her. At mas lalo naman sa akin. Knowing na hinihipuan lang siya. Nakakagigil. Wala sa bokabularyo ko ang mag-alala sa isang babae at maramdaman ang ganitong emosyon. Pero hindi ko talaga mapigilan pagdating sa kanya. Do you want to sleep with me? Kapalit ng pera, hindi ko na napigilang alukin siya. Alexa, ikaw ang nakatokang mag-deliver ng mga pagkain na to sa isang construction site. Utos ng supervisor ko. Ma'am, si Camille po yung magde-deliver. Magalang ko namang imporma. All around na nga ako rito sa trabaho. Pati ba naman sa pagde-deliver ay ako pa rin? Tumutulong na nga ako sa paghuhugas ng mga plato. Tagalinis, taga-serve ng pagkain. Kulang na lang pati pagiging chef ay patusin ko na. Eh masakit daw ang ulo. Nahihilo kaya sa'yo na muna pinaubaya ang trabaho. Palihim akong umirap at kinuha ang mga i-deliver na pagkain. Inilagay ko yun sa likod ng motor at kinuha ang helmet. Nagpunta ako sa staff room para kunin ang susi kay Camille. Wow, yan ang gusto ko. Nakahiga, masakit ang ulo at nahihilo. Pero tawa ng tawa habang nagse-cellphone. Masaya ba? Sarkastiko kong wika at padabog na kinuha ang susi sa lamesa. Masakit naman talaga. Kontra niya at inirapan pa ako. Binaba niya ang phone at nagkunwari pang pumikit para matulog. Kung ganun, ikaw ang maghuhugas ng plato at maglilinis pagkatapos ng duty. Hindi niya ako pinatapos at agad siyang sumagot. Bakit ako? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Excuse me, hindi ka kagandahan kaya huwag kang mag-inarte. Pinanlakihan ko siya ng mata. Hindi naman siya nagsalita kaya tumalikod na ako para umalis. Nilagay ko ang helmet sa ulo ko at in-start na ang motor. Kilala nila ako sa pagiging matapang at walang preno ang bibig. Maikli lang din ang pasensya ko. Kaya talaga namang talak ang inaabot ng mga kasama ko sa trabaho kapag naiinis ako. Nang makarating sa isang construction site ng ginagawang building, agad akong nagtungo sa loob, dala ang apat na supot ng mga naka-paper mailbox na pagkain. Boss, pwedeng magtanong? Saan ko mahanap si Engineer Clarkson Salvatore? Hinarang ko ang lalaking nakasalubong ko na nakasuot ng hard hat at safety vest. Siguro hindi siya trabahador dito, pagkakamalan ko siyang naligaw na Amerikano. Ngumiti ang lalaki ng nakakaloko at confused na tumingin sa akin. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay mas lumaki ang ngisi. May mali ba sa sinabi ko? Pero tama naman ang nakasulat dito sa papel. Kung makatingin kasi siya ay parang mali ang pag-approach ko sa kanya. Para bang sinasabi ng mukha niyang, hindi mo ba ako kilala? Come with me, ipapakilala kita sa kanya. Pilyo niyang wika at tinalikuran ako. Hindi ko tuloy alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o ng titrip lang. Nagsimula siyang maglakad at sumunod naman ako na parang alalay niya. Sir, bagong nobya? Sigaw ng mga nagtatrabaho na inilingan at tinawanan lang naman ng lalaki. Mukha pa siyang bata pero sir ang tawag sa kanya.
o baka inaasar lang talaga siya. Dahil kutis mayaman at mukha lang siyang mayaman. At saka bagong nobya? Linggo-linggo ba siyang nagpapalit ng girlfriend? Tsaka bakit ba nakikichismis pa ako? Dumiretso kami sa isang office at nakita ko ang ilang mga papeles sa table ng nakapangalang Engineer Clarkson Salvatore. Asan na siya? Takang tanong ko sa lalaki at pakunwaring hinanap sa loob ang engineer. Imbis na sagutin niya ang tanong ko ay nag-abot siya ng pera. Tititigan mo lang ba ang perang pambayad? Nagtaas siya ng kilay habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Kahit nagtataka ay kinuha ko pa rin ito at akmang susuklian ng pigilan niya ako. Don't bother, keep the change. Galante ngunit may pagkamayabang na sabi niya. Excuse me lang ha. Sa'yo ba binigay ni Sir Clarkson ang pambayad ng pagkain? Sa halip na sagutin ang tanong ko ay tinanong niya ang pangalan ko. What's your name? Tanong nito sa akin. Alexa? Nagtataka at nakakunot noo kong sagot. Alexa, hindi mo pa ba nahahalata hanggang ngayon? Umupo siya sa upuan at ipinatong ang dalawang paa sa lamesa kung saan nandoon ang pangalan ni Engineer Clarkson Salvatore. Kinutuban na ako na maaring siya nga ang hinahanap ko, pero patay mali siya pa rin akong tumingin sa kanya habang magkasalubong ang kilay. Naiirita ako sa kanya dahil mayabang siya. Pwede naman niyang sabihin sa akin kanina na siya pala si Engineer Clarkson. Ang dami pa niyang sinabi. Sorry sir, pero hindi. May trabaho pa pala ako. Salamat na lang. Sige, sibat na ako. Nagmamadali akong lumabas sa silid na yon para makaalis. Wait, Alexa. Narinig ko pang sigaw niya pero hindi ako huminto. Ano siya? Gold? Mabilis akong nag-drive pabalik at mabuti na lang dahil nadatnan ko si Camille na hindi na nagsasakit-sakitan. Camille, bilisan mo naman. Kanina pa naghihintay na maiserve tong order ng mag-asawa sa table 2. Pagalit na wika ng supervisor namin. Si Camille naman ay aligagana at hindi na malaman kung ano ang uunahing gawin. Ako na rito, doon ka na sa kusina at maghugas ng mga plato. Wika ko at kinuha sa kanya ang tray ng pagkain. Nang matapos ang duty namin, ay naglakad na ako pa uwi kasama ang boyfriend kong si Justin. Nakauuwi lang din galing trabaho. Nakakapagod. Mahinang wika niya habang nakaakbay sa akin. Mabuti na lang si Camille ang gumawa ng mga ginagawa ko, kaya hindi ako masyadong pagod ngayon. Nakangisi kong sabi. Siguro hanggang ngayon ay nagmamap pa rin siya ng sahig. Natawa lang si Justin sa sinabi ko at iniba na niya ang usapan. Nagugutom ako. Tara, kain tayo. Aniya at iniwan na ako para puntahan ng pwesto ng nag-iihaw. Bumuga ako ng hangin bago sumunod sa kanya. Anong gusto mo? Tanong niya habang pumipili ng sa kanya. Hindi mo pa rin ba alam hanggang ngayon kung ano ang gusto ko? May sama ng loob kong sabi. Buti pa sa ex mong si Camille alam na alam mo, no? Dagdag ko pa sa kanya. Lex, yan ka na naman. Nag-uumpisa ka na naman ng away. Medyo nag-iba na ang mood ni Justin. Paanong hindi mag-uumpisa ay ang tagal na nating magkarelasyon. Mag-iisang taon na tayo hanggang ngayon yung mga paborito pa rin ni Camille ang naaalala mo. Pinag-cruz ko ang braso at inirapan siya sa sobrang inis. Mabilis naman niya akong nilambing at hinalikan sa pisngi. Sorry na, okay. Kasalanan ko na. Hindi na mauulit. Pinisil niya ang braso ko habang nakatingin sa mga mata ko. Ano pa nga ba? Kibit-balikat kong sambit. Parehas kaming napatalon sa gulat nang bumusina ng pagkalakas-lakas ang kotseng dumaan. Napansin ko pa ang plate number ngunit hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin. Halatang malaki ang galit sa mga magjowa. Siguro, pinapak niya dati yung ampalaya noong bata pa siya, kaya ganun na lamang niya kami businahan. Pagka-uwi sa bahay, nadatnan ko si nanay na naglalabas sa gabundok na damit. Nay, ano bang sinabi ko sa'yo? Magpahinga ka lang dahil makakasama sa'yo yan. Reklamo ko at pinatayo siya sa maliit na upuan.
Walang gagawa nito anak kundi ako lang. Mahinahon namang sambit nito at bahagya pang inubo. Nasaan na naman ba kasi yung magaling na asawa ni Kuya Elon? Eh alam mo na yun. Gumigimik na naman. Pero hayaan mo na. Wika ng nanay niya. Iwan mo na yan, Nay. Ipaghahanda na kita ng makakain mo. Matapos yun ay ako na ang nagtuloy sa labada ni nanay. Nakakainis lang si Kuya Elon dahil bukod sa hindi na nga siya tumutulong sa gawaing bahay, hindi pa siya nagbibigay ng panggrocery at panggamot ni nanay. Nakuha pa talaga niyang magdagdag ng isa pang palamunin sa bahay. Kung sinuswerte nga naman kami sa buhay, oo. Kinabukasan ay aligaga ulit si Camille sa paghuhugas ng mga plato dahil day off ni Cecil. Alexa, i-deliver mo ulit ang mga pagkain na to sa construction site na pinuntahan mo kahapon. Ani Ma'am Ellen, supervisor namin. Ma'am, ako na lang po. Singit naman ni Camille. Naging bida-bida na naman si Gaga para lang makatakas sa mga gawain niya. Ikaw ba si Alexa? Taas kilay na bara naman ni Ma'am Ellen. Si Alexa ang gusto ni Sir Clarkson mag-deliver nito. Dagdag pa ni Ma'am. Nakanguso at salubong ang kilay na tiningnan ako ni Camille. Nilapitan niya ako at binulungan ng makaalis si Ma'am Ellen. Makakarating to kay Justin. Sasabihin kung may nakakalandian ka. Nangiinis pang pananakot niya. Mariin ko siyang tinignan at kamuntik ko na siyang sabunutan. Tingin mo talaga pakikinggan ka niya? Iisipin lang no na sinisiraan mo ko sa kanya. Hindi naman nagpadaig na wika ko. Nangangamba ako dahil hindi ako kumpiyansa na ganun nga ang iisipin ni Justin. Knowing him, he'd rather believe his ex. Habang nasa daan ay panay ang text ko kay Justin na anuman ang sabihin ni Camille ay kasinungalingan lang at gusto lang akong siraan. Hindi naman ako nakatanggap ng response, kaya hindi ko na muna masyadong inisip. You're back again. Okay ka lang ba? Mukhang wala ka na naman sa mood. Nakangiting wika ni Clarkson. Eto na naman tayo. Ayan na naman yung pilyo niyang ngiti at mga tingin. Pasimple ko siyang inirapan. Hindi ako nagsalita. Bagkus ay inilahad ang palad para kunin ang perang pambayad. Not so fast. Kumain ka na ba? Tanong niya out of nowhere. Napangiwi ako at nag-isip ng mga pwedeng isagot at idahilan ko. Ano bang trip ng lalaking to? Seryoso ba siya sa tanong niya? Hindi pa sir. Kaya kung ako sayo, magbayad ka na para makaalis na ako at makakain na. Sagot ko sa kanya. Good. Tara kain tayo. Sabayan mo na muna akong kumain. Inalabas niya ang mga dalakong pagkain at binuksan. Ayos ka lang ba sir? Sarkastikong tanong ko at binigyan siya ng mukha na hindi maipinta. Natawa siya at napailing. Madali naman akong kausap. Kapag hindi mo ako sinabayan, hindi mo makukuha ang bayad. Ganun kadali. Nagkibit siya ng balikat at sinimulan ng kumain. Nagtataka man at naiirita, umupo pa rin ako sa harap niya. Kinuha ko ang pagkain at sinimulan na rin kumain. Hindi na ako nagpumilit dahil grasya na ang lumalapit. Matagal ka na ba sa trabahong to? Pagsisimula niya ng usapan. Binaba ko ang kutsara at pinunasan ang bibig ko bago magsalita. Kailangan ko rin bang sagutin yung personal na tanong mo, sir? Hindi ba parang nanghihimasok ka? Pinanliitan ko siya ng mata. Hindi ba pwedeng curious lang sayo? 'Cause I like how feisty you are. I like you being you. You're brave. I like how different you are from other women. Ngumiti siya na parabang interesadong-interesado nga siya sa akin. Napaatras ako sa mga tinuran niya. Mga mayayaman at babaero nga naman, oo. Kayang-kaya lang nilang mambola gamit ang mga salitang palagi nilang binabanggit sa mga natitipuhan nila. Siguro kung utu-utu lang ako, maniniwala ako sa kanya at baka tumalon pa ang puso ko sa tuwa. Kaso may problema. Pakitagalog naman hindi ko kasi naiintindihan. Mapang-asar akong umisi na sinabayan niya naman ng malakas na tawa. Akala ko,
Hanggang doon na lang ang pagkikita namin. Hindi ko akalain na mauulit pa pala. In a situation I didn't expect, yung mga motibong ipinapakita ni Clarkson, I never imagined I would feel something I shouldn't feel for him. Sa kanya ko lang naramdaman yung mga bagay na hindi ko nararamdaman kay Justin. Yung security, efforts, assurance and love. Although mahal naman ako ni Justin, pero may parte pa rin sa akin na parang hindi niya kayang ibigay ng buo. Alexa, pinapatawag ka ulit ni Sir Clarkson. O eto, i-deliver mo ulit sa kanya. Nangingiti at nangaasar na wika ni Ma'am Ellen. Mukhang nahalata niya nang may something sa aming dalawa. Ma'am, pwedeng si Camille na lang? Alam kong may nararamdaman na ako kay Clarkson at ayoko nang mas lumalim pa. Umpisa pa lang ako ng mali, kaya imbis na bumawi ako kay Justin, ay napagdesisyonan ko na lang na itigil na rin ang relasyon namin. Hindi kaya ng konsensya kung ipagpatuloy ang relasyon namin dahil alam kong may nagawa akong mali. Wala akong pipiliin sa kanila. Alam kong makasarili ang aking desisyon, pero ito lang ang nakikita kong paraan. Ikaw ang gusto ni Sir Clarkson. Pamimilit naman ni Ma'am. Kumunot ang noo ni Camille. Sabi ko na nga ba't may iba kang pinagkakaabalahan? Nakangising po na niya. Ako na po ang pupunta para matapos na ang kahibangan ng isa dyan. Tiningnan niya ako at inirapan. Mariin akong pumikit sa tinura ni Camille. As much as I want to slap her face, mas pinili ko na lamang pigilan ang aking sarili. Nang makaalis si Camille ay nagpaalam din ako saglit kay Ma'am Ellen. Total ay break din naman ni Justin sa trabaho ay nakipagkita ako sa kanya. Nakikipag-break ka kasi nakahanap ka na ng kapalit? Mas mayaman? Mas mapera? Nanguuyam na sambit ni Justin. Yan ba ang sinabi ni Camille? Kung naniniwala ka sa kanya, bakit hindi mo na lang siya balikan? Total hindi mo pa rin naman siya makalimutan hanggang ngayon. Matapang ko namang sumbat. O sige, para patas tayo. Matigas niyang sambit at iniwan ako. We ended our almost 1-year relationship because of that. Hindi nga siya nagbibiro dahil talagang binalikan niya si Camille. Alexa, iserve mo to sa table 5. Kinatok ako ni Ma'am Ellen sa kitchen kung saan naguhugas pa ako ng mga plato. Iniwan ko muna si Cecil at ginawa ang inutos ni Ma'am. Nahigit ko ang hininga ko nang makita si Clarkson sa table 5. Kasama ang hindi ko kilalang lalaki at isang babae na may kasamang bata. Nagtatawanan sila nang maabutan ko. Hindi naman ako nagpahalatang kabado at halos bumaligtad na ang sikmura dahil sa nerbiyos. Ito na po ang order niyo, Ma'am, Sir. Magalang na wika ko na sinamahan ko ng ngiti. Mabuti na lang dahil nakisama ang boses ko. Napansin ko ang pagtitig ni Clarkson sa akin. At maging sa ginagawa ko kaya mas lalo akong na-tense. Dahil sa panginginig ng kamay, nasagi ko ang isang basong may lamang tubig. Natapon yun sa lalaking kasama ni Clarkson. Nanlaki ang mga mata ko at nataranta sa nangyari. Mabilis namang kumuha ng tablecloth ng kasama nilang babae at ipinunas sa nabasang damit ng lalaki. Sorry sir, hindi ko sinasadya. Hindi maipinta ang mukhang hingi ko ng tawad dahil sa sobrang takot. Huwag ka nang mag-alala. My husband is fine. Sagot naman ng babae sa mahinahong boses. Ikaw naman kasi, Clarkson. Sobra ka naman kasi kung makatitig. Masyado mong pinapakaba si Alexa. Ngumisi ang lalaking natapunan ng tubig. Nagtataka naman ako na patingin sa kanila. Kilala nila ako? Napahagik-gik si Clarkson habang umiiling-iling. Pwede ba, Sander? Tumahimik ka na lang. Wika ni Clarkson. Halika, Alexa. Maupo ka sa tabi ko. Naipaalam na kita sa supervisor mo. Kasama ka naming kakain. Ani Clarkson. Paimpit na natawa sa gilid ng lalaking pinangalanan niyang Sander. Sir, hindi po pwede dahil may naghihintay pang trabaho. Magalang natanggi ko. Kahit na pumayag si Ma'am Ellen, ayoko namang sumabay sa kanilang kumain. Ngayon pa nga lang parang hihimatayin na ako sa kaba. Paano pa kaya pag sumabay ako sa kanila?
Marunong naman akong mahiya lalo na't mukhang bigati ng mga kasama ni Clarkson. Mukhang mga taga-ibang bansa. Ang gaganda ng lahi. Tumalikod na ako para makaalis nang magsalita ulit si Clarkson. Kung ganun, mag-usap na lang tayo. Mariin akong pumikit at sapilitang pumayag para matapos na ang kung anumang kahibangan na aking nararamdaman. Gusto ko na ring tapusin ang koneksyong namamagitan sa amin. At dahil wala namang ibang sulok na mas pribado ay sa staff room ko na lamang siya dinala. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag at text ko? Tanong sa akin ni Clarkson. Kailangan ba? Malamig ko siyang tinignan at sinagot. Oo, dahil nag-aalala ako. Alam mo namang gusto kita, di ba? Napakagatlabi ako sa sinabi niya. Hindi pwedeng maging tayo. Naiintindihan mo ba? Sagot ko sa kanya. Bakit? Dahil meron ka ng boyfriend? Ah, oo nga pala. Ex-boyfriend. Natutuwang wika nito. Napaatras ako nang lumapit siya sa akin. He leaned his head closer to me and said something that made my heart skip a beat. Whatever your reason is, I won't accept it. I'm too focused on how I can get you. Mabilis niya akong hinalikan sa pisngi bago iniwang tulala sa nangyari. Ang tanging naririnig ko na lamang ngayon ay ang malakas na pintig ng aking puso. Mabilis kong sinampalang sarili para bumalik sa katinuan. Ang galing mo talaga, Alexa. Kunwari ka pang ayaw mo pero nilalandi mo pa rin. Ibang klase ka. Iniwan mo si Justin para makipaglandian sa mayamang lalaki. Pumapalakpak na sambit ni Camille nang pumasok siya sa staff room. Hindi ko alam na nakamasid at nakasilip pala siya sa ginagawa namin. Tumawa naman ako. Naiinggit ka ba? Gumaya ka. Total ganito rin naman ang ginawa mo kay Justin dati, di ba? Balik kong insulto sa kanya. Hindi niya nagustuhan ang tabas ng dila ko, kaya mabilis niya akong nilapitan para sa bunutan. Wala akong pakialam, malandi ka pa rin, nang gagalaiting wika nito. Gaga ka talaga. Ano bang pinuputok ng puday mo? Nakuha mo na si Justin, di ba? At hindi ko siya iniwan para lang sumama kay Clarkson. Namimilipit na kaming dalawa sa sakit ng sabunot ng isa't isa, ngunit wala pa ring bumibitaw. Naitulak niya ako sa pinto ang bahagyang nakabukas, kaya nakita kami ng mga customer sa ganong kalagayan. Ngunit kahit na ganon ay nagpatuloy pa rin si Camille na sabunutan ako, kaya ganon din ang ginawa ko sa kanya. Sinubukan kaming paghiwalayin ni Ma'am Ellen at ni Cecil habang nakatingin lang sa amin ang ibang kasamahan namin. Ano bang nangyayari dito? Dumagundong ang boses ng manager namin kaya natigil kami sa ginagawa. Halos wala nang natira sa banks ni Camille dahil sa dami ng buhok na napuntirya ko. Magulo ang buhok niya at para siyang hindi naligo ng isang buwan. To my office now. Halos napatalon kami nang sumigaw si Sir Philip, yung manager ng resto. Napatingin naman ako sa mga customer na nakatingin sa amin at nag-uusap. Nanlaki ang mga mata ko nang makita sila Clarkson na nakatingin din sa akin. Puno ng pag-aalala ang mukha niya at curious naman ang tingin ng mag-asawa na kaibigan niya. Bahagya akong tinakpan ng aking mukha dahil sa kahihiyan. Saglit na nahagip ng salamin ang mukha ko at napahilamos na lamang ako sa naging itsura ko. Nakakahiya. I'm so disappointed right now. Ang tagal ko na kayong tauhan, ngayon niyo pa ako binigyan ng kahihiyan. Tingnan nyo, uploaded na agad sa social media ang video at picture nyong dalawa. Napahilot sa sentido si Sir Philip dahil sa laki ng problemang ibinigay namin. Nakayuko lang naman kami habang tinatanggap ang mga salitang sinasabi niya. Sir, pasensya na. Si Alexa po kasi. Paninisi sa akin ni Camille, kaya matalim ko siyang tinignan. Ayan, sisihan. Sige, magsisihan pa kayo. Parehas naman sana kayong may kasalanan. Natahimik si Gaga sa sinabi ni Sir. You are suspended for 1 month. Pinal na wika ni Sir. Pero Sir, pigil naman ni Camille. You want me to suspend you for 2 months? Babala ni Sir sa kanya na inilingan naman ni Gaga. Kagatlabi akong lumabas ng office ni Sir kasabay si Camille. Tahimik naming kinuha ang gamit namin at nagpaalam kay Ma'am Ellen.
1 month suspension? Ano ba kasing nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Bumuga ko ng hininga at inirapan si Camille. Nag-init ang ulo namin parehas. Sinugod niya ako kaya gumanti lang ako. Maikling kwento ko para hindi na humaba pa ang usapan. Matapos yon ay lumabas na ako para umuwi. Habang inaayos ang magulo kong buhok, ay napatingin ako sa gilid kung saan naroon naghihintay si Clarkson. Mabilis na nalaki ang mata ko at iniwas ko sa kanya ang aking tingin. Nagsimula akong maglakad taliwas sa kinaroroonan niya. "Hey, you okay?" Mariin akong pumikit nang mapansing nakasunod siya sa akin. Binilisan ko ang lakad para hindi niya maabutan, ngunit hinawakan niya ang braso ko para pigilan ako. "Ano ba?" Kunot noo at masungit kong litanya nang harapin ko siya. "Tinatanong kita kung okay ka lang ba?" Mahinahon niyang sambit. "Kung sasabihin ko bang hindi, may magagawa ka? Alam mo, dahil sa'yo nagkanda leche-leche lahat eh." Paninisi ko sa kanya. Malalim siyang huminga at unti-unting kinalas ang pagkakahawak sa akin. "Yan ba talaga ang nararamdaman mo?" Malungkot nitong tanong. "Oo." Sigaw ko kahit na sumisikip ang dibdib ko. Ako naman talaga ang problema at hindi siya. Siguro, tama lang din tong ginagawa ko. Para lumayo ang loob niya sa akin at hindi niya na ipursue ang nararamdaman niya. Napalunok ako nang makita ang sakit sa mga mata niya. Inilihis ko ang tingin sa kanya at tumalikod na. I was about to walk when he speak. "Kahit anong sabihin mo, hindi kita susukuan." Napailing ako at dismayadong naglakad paalis. Ang tigas talaga ng ulo niya. Nang marating ang bahay ay nagulat ako sa dami ng tao na nag-uusap doon. "Ano pong nangyayari?" Kunot noo kong tanong sa isang chismosa. "Hindi ka ba tinawagan ng kuya mo? Sinugod nila sa ospital ang nanay mo." Sagot naman ito. Marain akong napamura at nagmamadaling pumara ng tricycle papunta sa ospital kung saan na-admit ang nanay. Tumawag na rin ako kay kuya para itanong ang kalagayan ni nanay. "Ano ba kasing nangyari?" Tanong ko kay kuya. "Inatake siya sa puso. Ngayon, maghanap ka ng pera pang paopera sa kanya." Inis pang litanya nito. Imbis na sasagutin ko pa sana siya ay binabaan na ako ng tawag. Naikuyom ko na lamang ang aking palad sa sobrang galit. Saan ako manghihiram ng pera nito? Nasaktuhan pa talaga na suspended ako ng 1 month. Ginulo ko ang aking buhok dahil hindi ko na alam kung ano ang gagawin. "Hindi niyo man lang ba ako tutulungan para makaipon ng pampo-opera kay nanay?" Iritable kong sambit kay kuya at sa asawa niyang mukhang naiinip na. "Ikaw ang may trabaho. Bakit mo pa kami aabalahin sa ganyan?" Naiinis nitong wika. "Kuya, anak ka rin. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi ka ba nahihiya kay nanay?" Mangiyak-ngiyak na ako. "Tutal, ikaw naman ang masipag na anak. Ikaw na ang gumawa niyan. Ikaw ang nakaisip eh." Sabat naman ang asawa niya. "Tutal, parehas naman kayong palamunin. Bakit hindi naman kayo ang maghanap? Nang may ambag naman kayo sa pamilyang to." Matapang kong sagot sa kanya. "Ayusin mo nga yung pananalita mo. Kung hindi, makakatikim ka sa akin." Dinuro ako ni kuya. "Bakit? Totoo naman ah." Balik ko pang sagot, saka sinampalang kamay niyang nakaduro at padabog na naglakad para puntahan si nanay. Habang binabantayan siya ay nagchat ako sa mga dati kong kaibigan. Kung may mga trabaho ba silang inaalok dahil kailangan na kailangan ko ng pera. "Waitress sa bar, gusto mo ba? Kaya lang medyo bastos yung mga customer. Pero nagbibigay naman ng malaking tip basta nakachancing lang." Anang kaibigan ko sa text. Napanguwi ako sa nabasa. "Kaya ko ba?" "Sige, total no choice. Hindi naman nila makukuha. Kung payag ka, pumunta ka dito bukas. Nasabihan ko na rin si boss." Reply ng kaibigan ko. Huminga ako ng malalim at ibinulsa ang phone. Sa ospital na rin ako naglagi dahil walang magbabantay kay nanay. Kinaumagahan ay nagbihis na ako at nagpunta sa sinasabing bar ng dati kong kaibigan. "Oh, hayan na pala si Alexa," ani Thelma. "Magandang araw po."
Magalang kong bati sa boss niya. Maganda ka. Ipapasok na kita mamayang gabi. Ikaw muna ang kapalit nitong si Thelma. Wika nito sa maotoridad na boses. Nang maipaliwanag niya sa akin kung paano ang magiging sahod, ay umuwi muna ako ng bahay para kumuha ng mga gamit. Nagulat ako nang maabutan ko ron si Clarkson. Anong ginagawa mo rito? Kunot-noo kong tanong. Tinignan ko ang dala niyang bulaklak at ang basket ng prutas. Gusto lang kitang makita, sagot naman ni Clarkson. Wala akong panahon sa'yo, umalis ka na nga. Nilampasan ko siya ngunit sinundan niya ako. Hayaan mo lang akong mahalin ka, yun lang ang kailangan ko. Hindi ako magdedemand ng kahit ano sa'yo. Desperado niyang wika. Talaga? Eh kung sabihin ko kaya sa'yong nakakaabala ka. Alam mo, magiging sagabal ka lang sa buhay ko. Ikaw nga ang dahilan kung bakit suspended ako sa trabaho. At ngayong nagkaroon ako ng panibagong trabaho dahil nangangailangan ako ng pera, susulpot ka at ipipilit mo sa akin yung nararamdaman mo. Matigas kong sambit at hindi nagpakita ng emosyon. Anong trabaho? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Kunot noong tanong niya at parang hindi narinig yung una kong sinabi. Kailangan ba? Taas noo kong tanong sa kanya. Yes, dahil konsensya ko yun. Umalis ka na sa trabahong pinasukan mo ngayon. Magtrabaho ka sa akin. Alok ni Clarkson. Hindi ko gustong magkasama tayo lalo pa at sa trabaho. Umalis ka na. Tinuro ko ang daan palabas. Napalunok siya at nakita ko ang pagdaan ng sakit sa kanyang mga mata. Kailangan kong maging matigas para lubayan niya na ako. Kung maaari nga ay ayoko nang mag-cross pa ang landas namin. Bukod sa magkaiba kami ng estado sa buhay, alam kong may masasabi ang mga tao sa amin. Napakagat ako sa ibabang labi para pigilan ng luha na gustong kumuwala nang umalis siya. Para sa aming dalawa rin ang ginagawa kong to. Hindi ako pwedeng bumali sa binitawan kong salita. Kung sakaling pumatol ako kay Clarkson, wala na rin akong pinagkaiba kay Justin at Camille. Dumaan ng hapon at nag-umpisa na ako sa duty. Binigay sa akin ng manager ang medyo revealing na damit na katulad sa ibang waitress. Nagpalit na ako agad para mag-serve ng mga inuming alak. Here's your order, sir. Magalang kong imporma at ibinaba sa table niya ang ilang bote ng alak. Hindi ko napansin ang lalaki dahil nakafocus lang ako sa paglalagay ng ilang bote ng beer. This is the work that you mentioned earlier, Alexa. Nagtataka at hindi niya makapaniwalang tanong. Dumagundong ang kaba sa dibdib ko nang makita ng tuluyan ng mukha niya. Nagulat ako ngunit agad ding nakabawi. I can't believe na sinundan niya ako rito. Ano naman sa'yo kung eto nga, Clarkson? Kailangan ko ng pera, hindi ka ba nakakaintindi? Inirapan ko siya at tinalikuran. Nag-serve ako sa kabilang table at kinausap ang mga matatandang lalaki. Kahit nakatalikod na ako ay ramdam ko pa rin ang mariing titig ni Clarkson. Pwede ka bang maitable? Tanong ng matandang lalaki sabay chancing sa akin. Nanginginig akong nagpigil ng suntok dahil sa ginawa nito. Gayunpaman ay ngumiti na lang ako dahil agad kong inalala ang kalagayan ni nanay. Ngunit nagulat na lamang ako nang kwelyuhan ni Clarkson ang matanda at binigyan ng suntok. Agad itong tumumba sa sahig dahil sa lakas. Napatakip ako ng bibig at hindi agad nakapag-react sa nangyari. Nagsigawan ng mga nakakita at akmang susugod ng kasamahan ng matanda nang dumating ang manager. Anong kaguluhan to? Sigaw nito sa galit na tono. Napalunok ako at mabilis na humarang sa harap ni Clarkson at nagsalita. Pasensya na po. Ako na pong bahala sa kaibigan ko. Mabilis ko siyang hinila paalis at ipinunta sa isang sulok kung saan walang mga tao. Ano bang problema mo? Iritabling sigaw ko dahil sa inis. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya dahil unang gabi ko pa lang sa trabaho, nasira agad ang image ko. Mariin niyang inihilamos ang palad sa kanyang muka at tinignan ako ng may pagsusumamo. Do you want to sleep with me? In exchange of money. Alok niya na siyang ikinabigla ko. Ano? Nababaliw ka na ba? Kinabig niya ako palapit sa kanya at sa pagkakataong yun,
Nagtama ang labi naming dalawa. Nanghina ako at muntik pang matumba, kaya pinalibot niya ang kamay niya sa bewang ko para sumuporta. Nang maghiwalay ang labi namin ay parehas naming hinabol ang hininga. I don't know but I keep thinking about you. Ano bang ginawa mo sa akin? Sa'yo lang ako nabaliw ng ganito. Mahinang sambit ni Clarkson. 1,000,000 kapalit ko. Kaya mo ba? Presyo ko sa aking sarili. You have no idea how much I'm willing to give you. Nangingiting sambit ni Clarkson. I have given him power over my body. Akala ko pagkatapos may mangyari sa amin at mabigyan niya ako ng hinihingi kong halaga, hihinto na siya sa kakahabol sa akin. But I was wrong. Mas naging porsigido pa siyang makuha ako, lalo pat nalaman niya na nasa ospital ang nanay ko. Inilagay niya sa VIP room si nanay at binigyan niya kami ng mga gamit na kakailanganin namin. Palagi yun at walang palya. Kaya unti-unti ko na rin binuksan ang puso ko sa kanya. Wala na akong paki sa iisipin ng iba. Basta ang gusto ko na lang sundin ay ang nararamdaman ko. But then kung kailan handa na akong bigyan siya ng pagkakataon, ay doon naman siya sumuko. Naaalala mo ko? I'm Yvonne, Sander's wife and a friend of Clarkson. Malapad nang umiti si Yvonne, dala ang cute nilang anak ni Sander. Ah, oo. Napabisita ka? Anong maipaglilingkod ko? Nahihiya kong sambit at aligaga siyang pinaupo muna. I heard huminto na si Clarkson sa paghabol sa'yo. You know what? Gustong gusto pa naman din kita para sa kanya. Nangihinayang na sambit niya. Maging ako naman ay nangihinayang. Wala akong lakas ng loob kahit na gusto ko siyang habulin. Sino ba naman ako, diba? Baka ipagtulakan niya lang din ako gaya ng ginawa ko sa kanya. Malungkot akong ngumiti at tinignan si nanay na mahimbing na natutulog sa hospital bed. Thanks to Clarkson. Magaling na siya at bayad na ang hospital bills niya. Wala sa loob kong wika. That's it? Hindi mo rin siya hahabulin? Gulat na tanong ni Yvonne. Para saan pa? Sa dami ng masasakit na salitang sinabi ko sa kanya? Umiling ako at binigyan siya ng 1,000,000 na ngiti. Nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko at tinitigan akong mabuti. Alexa, hinihintay ka lang niya. Ngayon ang flight niya papuntang ibang bansa. Meron ka pang 30 minutes para habulin siya. Kapag hindi mo siya naabutan, baka yun na ang huling makikita mo siya. Saglit pang prinoseso ng utak ko ang sinabi ni Yvonne, ngunit nang tuluyang mag-sink in ng lahat, mabilis akong tumayo at kinuha ang bag para umalis. Ni hindi na ako nagpaalam pa sa kanya. Pagsakay ko ng taxi ay tinawagan ko agad si Clarkson, pero cannot be reached ang cellphone niya. Traffic pa kaya mas lalo akong kinabahan. Ngunit nang umayos ang daloy ng mga sasakyan, ay pinagmaneho ko ng mabilis ang driver. Nang marating ang airport, ay hinanap ko siya sa alon ng mga tao. Ilang minuto pa bago ko siya makita. Clarkson, sigaw ko ngunit hindi niya ako narinig, kaya nakipagsiksikan ako sa mga tao na nasa harap ko. Clarkson Salvatore, buong lakas na sigaw ko at tinakbo ang pwesto nila Sander. Nang lumingon siya sa gawi ko ay napangiti ako at nakahinga ng maluwag. Nagtataka naman ang mukha niyang makita ko na halos hingal na hingal sa kakatakbo. What are you doing here? Takang tanong ni Clarkson. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita. Ayaw kong umalis ka na hindi mo man lang nalalaman ang nararamdaman ko. Kahit gaano ka pakatagal mamalagi sa ibang bansa, hihintayin kita. Wala na akong pakisasasabihin ng iba. Naiiyak na sambit ko at niyakap pa siya ng mahigpit. Nang bumitaw ako ay napansin ko ang pagtapik ni Sander sa balikat niya at ang mahinang pagtawa nito. Naguluhan naman ako sa inakto niya, kaya napatingin ako kay Clarkson na mukhang naguguluhan din. Nandyan na rin pala ang asawa ko, ani Sander habang nakatingin sa likod ko. Napatingin din ako at mas lalong nagtaka nang makita si Yvonne na malapad ang ngiti. Hindi niya sinabing pupunta rin pala siya rito,
Eh di sana nagsabay na kami para hati kami sa pamasahe. Teka, ano bang sinabi sa'yo ni Yvonne? At mukhang lumipad ka papunta rito. Nangingiting tanong ni Clarkson. Sabi niya alis ka papuntang ibang bansa at baka hindi na kita makita. Natawa siya at niyakap ako. I'm sorry kung hindi ako nakabisita ng isang linggo sa inyo. May business trip kami at kadarating lang namin. Hindi na kita nagawang kontakin dahil sa sobrang busy. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Wala nang bawian ha. Sambit pa niya at naglabas ng singsing. Napatakip ako ng bibig sa gulat. Will you marry me? I want to spend my life with you. So please pumayag ka na. Nagmamakaawang sambit niya at lumuhod pa. Kasabay ng pagtulo ng luha ko ay ang pagsagot ko ng oo. Mabilis siyang tumayo at binigyan ako ng halik dahil sa tuwa.